ibig sakin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain inyong lahat. At sumain inyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. At welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa ating pong paghahandog ng banal na misa sa hapong ito, sa tanghaling ito, ating handugan ng pagpupuri at pasalamat ng Diyos sa lahat ng biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob sa atin. Isama din natin sa ating panalangin ang intensyon ng bawat isa. At upang tayong lahat ay maging karapat dapat sa misang ito, atin po munang aminin at pagisihan ang ating nagawang kasalanan. Buong kapakumbabaan po nating sabihin, inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, malilin lang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan. Pagkat yon ay paglapastangan sa ngalan ko, ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagdanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol na walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya.
Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa Kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Espiritong bumubuhay ang salita na may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sapahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinibigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ay humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoong Kotkanlungan. O ikaw na kublihan kong, ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ang pagdawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at tuluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubuklod-buklodin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nalikain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayo walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin nyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa, kayo pa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom,
Ako'y naging sangdayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo ako dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong lahat. Isa po sa hinihingi sa atin sa panahon ng Kuwaresma ay ang paggawa ng kabutihan. Yan po ay pagdadasal, pag-aayuno at ang pagkakawang gawa. At sa ating pong unang pagbasa ay inisa-isa yung mga dapat nating gawin upang ipakita natin ang ating malasakit at pagtulong sa ating kapwa. At sa ating pong ebanghelyong napakinggan ay ito naman yung din mga paraan kung paano natin maipamamalas at maipapakita ang kabutihan sa ating kapwa. May isa po kong tanong sa inyo sa mga sandaling ito. Kapag po ba tayo ay namatay ngayon, anong kabutihan na ating nagawa sa ating kapwa ang malakas at taas loob nating sasabihin sa Diyos na ginawa natin? Isipin po ba ninyo, ano yung kabutihang ginawa ko ngayon sa aking kapwa? Tayo ba'y nagpakain sa mga nagugutom? Tayo ba'y dumalaw sa mga may sakit sa bilangguan? Tayo ba'y nagpadamit sa mga taong walang maidamitan? O dun naman sa unang pagbasa, yung bang mga kabutihan na nagawa natin doon ay ating kayang nagawa? Yan ho yung magandang tanong sa atin ngayon. Sapagkat may isang katotohanan sa ating buhay na sa oras ng ating kamatayan, tayong lahat ay magbibigay sulit sa Diyos. Itatanong ng Diyos sa atin ay hindi kung ano ang ating natapos, kung gaano karami ang ating kayamanan o kapangyarihan, kundi ang itatanong sa atin ng Diyos, anong kabutihan ang iyong ginawa sa iyong kapwa? Kaya kung minsan nakakatakot, no? Baka pagharap natin sa Diyos ay wala tayong masabi. Baka pag sa harap ng Diyos, yung mga bagay na masama na ating ginawa sa kapwa ay muling ibalik sa atin. Tanong, ito ba ay ginawa mo sa iyong kapwa nung ikaw ay nabubuhay pa? Alam ninyo mga minamahal mga kapatid, maganda yung sinabi sa first reading na masarap pagnilayan. Sabi dito, no? Huwag mong ipagkalat ang kahinaan ng iyong kapwa. Sabihin, huwag na nating i-chismis yung kahinaan ng ating kapwa. Wala naman tayong mapapala. Kaya nga mga minamahal mga kapatid, kung sa first reading ay ang lahat ng satay huwag gagawin, dito naman sa ating ebanghelyo, ito naman ang iyong gagawin. Sapagkat anumang kabutihan na ginawa natin sa ating kapwa, ito ay ginagawa din natin kay Jesus. Panguli po ay meron pong isang kwento, meron pong isang babae na siya po ay nanaginip. At sa kanyang panaginip,
Nakita niya si Jesus. Sabi niya sa babae, bukas na umaga, ako ay dadalaw sa iyong tahanan. Yan po niya panag-inip. At dahil doon, excited po yung babae. Kinabukasan, siya'y naglinis ng bahay. Siya'y nagluto ng masarap na pagkain. Nag-ayos ng sarili. Talaga siya'y nag-rehearse kung anong sasabihin niya kay Jesus kapag siya dinalaw sa araw na yon. Subalit bandang alas 9 ng umaga, wala pa rin si Jesus. At ang pumunta doon ay isang bata na nanlilimos at humihingi ng pagkain. Sabi ng babae, nako, utoy, pasensya ka na ha. Yung aking luto ay espesyal. Ito ay para kay Jesus. Wala akong mabibigay sa iyo. Umalis yung bata. Bandang alas 11 ng tanghali, meron ang babae. Nanghihiram ng pamasahe, pauwi, papunta sa kanilang probinsya. Sabi ng babae, nako, Mrs., pasensya na kayo ha. Hindi ko kayo mai-entertain ngayon. Ako'y merong bisitang darating. Darating si Jesus. At nang alauna ng hapon, parang wala pa rin si Jesus. At meron pong pulubi na duming-dumi ang katawan, pumunta at humihingi ng tubig. Sabi ng babae, nako, diyan ka lamang, bagong linis ang aking bahay. Ako'y merong bisita, darating si Jesus. Sumapit ang hapon, gabi, lungkot na lungkot yung babae sapagkat walang Jesus na dumating. Pagkatulog ng babae, muli siyang nanaginip. Nakita niya si Jesus. Sabi ng babae, Lord, ang laki ng aking tampo sa iyo. Pinagluto ko kayo. Naglinis ako ng bahay. Nag-rehearse pa ako na sasabihin sa iyo. Pero hindi ka po pumunta sa akin. Sumagot si Jesus, alam mo, ako yung bata na humihingi ng tulong sa iyo. Ako yung babae na umuutang sa iyo. Ako yung pulubi na humihingi ng pagkain sa iyo na iyong pinagtatabuyan. Lungkot na lungkot yung babae. Mga minamahal na mga kapatid, magandang paalaala po yan ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo ay magkawang-gawa sa ating kapwa. Tulungan yung mga taong hindi na makahaganti ng anumang tulong sa atin pabalik na tanging Diyos na lamang ang gaganti sa atin. Malay ninyo, isa sa mga taong humihingi ng tulong sa inyo sa mga gilid-gilid sa ating paligid ay si Jesus na. Huwag niyong pahihindihan sapagkat anumang tulong na ibinigay mo diyan, Diyos ang gaganti sa inyo. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain, upang sa iyong pataguyod ay pabanalin ito,
ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga apitduka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila na ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kay banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusanloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinsinisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Tagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakaka sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat, patuloy sa iyo
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagkasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway mapakinabangan ang buong pagkatao namin upang iyong kaligtasan dulot ay aming kamtin at ang galingang kaloob mo ay ganap na tamasain. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petra Regina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit,
takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan. At bilang alaala din na inyong pagbisita sa Pambansang Dambana, para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Bilang isa sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ng mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3 ng hapon. Ang alaklat dasalan ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ang ating pagpapalalim ng pananampalataya ng pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ika-6, ngayon po ay magkakaroon ng gawain ng samahan ng mga dambana at Basilika ng Pilipinas para sa kanilang taon ng pagsasama-sama. Dahil dito ay pansamantalang wala tayong misa ng ika-10 na umaga sa Miyerkules upang bigyan daan ang kanilang pagdiriwang. Ika-7, sa darating buong Biyernes, ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 na umaga at 5 ng hapon. Kayo at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga kapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapalaala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magrasal gamit ang mga ito ay magtamo ng awa at biyaya. Loobin mong tularan nilang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili.